Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga po, Pati. Tungkol sa pag-ibig ang ebanghelyo natin ngayon, ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, naranasan na ba nating umibig o magmahal ng totoo? Naranasan na ba nating magmahal ng tama at tapat? Ngayon, ano ang damdamin o ano yung pakiramdam ng isang taong nakakaranas ng magmahal ng totoo? Ano yung pakiramdam ng taong nakakaranas na magmahal ng tama at tapat? Isa lang sagot, masaya, maligaya, magaan sa pakiramdam. At yun ang sinasabi ni Jesus dito sa ebanghelyo natin, no? Na kapag tayo'y natutong magmahal at naging tapat kay Jesus, ibibigay sa atin ni Jesus ang kaligayahan at yung kaligayahan natin ay magiging ganap o kumpleto. So yun pala ang yun ang bunga ng tunay na pagmamahal. Yung maging maligaya, masaya at maging ganap yung kaligayahan na yun. Ang pangalawang tanong ko po ay saan natin natutunan yung magmahal ng totoo? Saan natin natutunan yung magmahal ng tama o tapat? Sapagkat ang pagmamahal, mga kapatid, ay natututunan. Ito'y itinuturo at natututunan. Yung mga magulang, itinuturo nila sa kanilang mga anak kung paano yung magmahal, kung paano yung tama na pagmamahal. Diba? Sa ebanghelyo natin, mga kapatid, ganun din ang sinasabi ni Jesus. Ha?
Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. So yung pag-ibig ni Jesus sa bawat isa ay natutunan niya sa kanyang Ama. Yung pag-ibig niya itinuro sa kanya ng kanyang Ama sa langit. So yung klase ng pagmamahal ni Jesus, yun yung klase ng pag-ibig ng Diyos Ama. Sabihin nating radikal yung pagmamahal ni Jesus. Bakit tinatawag na radikal? Ano? Dahil ito'y nagpapabago. Binabago nito yung takbo o yung set of mind natin. Ano? Yung mentalidad natin, binabago nito. Binabago nito yung puso. Yung standard ng klase ng pag-ibig, binabago nito. Kaya radikal kung tawagin. Kaya nga natututong magmahal yung isang tao kahit hindi niya kakilala, kahit hindi niya kamag-anak, kahit hindi niya kaibigan. Nagagawa niyang mahalin kasi binabago niya yung takbo ng utak. Binabago yung klase ng pamumuhay. That is radical love. Kaya nga si Jesus, radical yung pagmamahal niya dahil natutunan niya ito sa kanyang Ama sa langit. Kaya nga nang sabihin ni Jesus na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Napakasimple yung aral. Ano po? Yung pag-ibig natin, mga kapatid, dapat natututunan palagi natin. At galing kay Jesus. Yung klase ng pagmamahal natin, dapat yung klase ng pagmamahal ni Jesus. Kung natututo man tayong magmahal, wala tayong dapat na pinanggagalingan ng klase ng pagmamahal natin kung hindi yung galing kay Jesus, yung klase ng pag-ibig ni Jesus. Mga kapatid, hindi tayo humihinto sa ating pagmamahal. Bahagi ng buhay natin yan. Araw-araw. At yung klase ng pagmamahal mo ngayon, maganda na tingnan natin saan galing, sino ang nagturo. Kapag ka na-trace natin kung saan galing at nabatid natin na ito'y galing kay Jesus, alam natin yung pagmamahal natin hindi kailanman magkakamali. Palaging tama. Sa banal na misa, pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon, hilingin natin sa Kanya na turuan tayong magmahal. Pagpalain po tayo.